Hi guys, welcome sa aking YouTube channel and this is Colette Side Trip to share with you ang aking revenue sa pag-YouTube short. So legit ba siya or scam lang na pwede kang kumita sa pag-YouTube shorts? So unang-una, sasabihin ko na may kita sa YouTube shorts. So madalas hindi natin to pinapansin kung YouTuber tayo, parang sa isip natin kumikita ba yan kasi 15 minute video lang maximum ng 60 seconds video. So yon. Pangalawa, i-share ko din kung ano-ano yung pwedeng gawin na pag-YouTube content sa YouTube shorts. So pangatlo, ano yung benefit nito sa ating channel. So yon. Although hindi naman ako ganun kalaking YouTuber, small YouTuber lang po ako, pero need ko naman i-share sa inyo kung ano yung benefits ko, ako anong pakinabang ng YouTube Shorts sa akin. At saka pang-apat pala, ano yung mga restrictions dito? Ano mga restrictions? At saka itong mga sinasabi ko sa inyo, based lang to sa experience ko sa pag-YouTube Shorts. So, let's go. Ayun na nga, ang YouTube kasi kumikita ka dyan sa mga ads. So, sa YouTube mo, pag gagawa ka ng video, at least 8 minutes ang gawin mo para bayaran ka ng YouTube. Although, binabayaran din naman yung mga less than 8 minutes ng ads, pero ang ideal is 8 minutes lagpas dapat ang mga videos mo. So, by experience, again, sinasabi ko na ang 1,000 views sa YouTube video sa ano ko, sa analytics ko, ang 1,000 views ay binabayaran ako ng less than 100 pesos. So, mga 93 pesos. Minsan, kung may 1,000 views ako, pag nakareach ako ng 1,000 views, automatic yun, babayaran yun ng YouTube, ng AdSense, ng 100 pesos or kulang-kulang 100 pesos. So, doon kumikita. Kaya hanggat maaari, matarget natin na bayaran tayo ng YouTube. So, kung maganda nga, no, 1,000 views araw-araw ang makalap natin sa mga videos natin. So, yun. Punta na tayo sa ano, sa YouTube Shorts. So, sa YouTube Shorts, recently ko lang siya natuklasan na may kita din pala. Kasi ang alam ko, walang kita sa YouTube Shorts. Kaya madalas yung mga small YouTuber, wala silang YouTube Shorts. Tapos ngayon, medyo sumisikat na yung Shorts. Ang dami ng mga content creator na YouTuber na hindi na nag gumagawa ng content ng video. Kasi mas million yung views nila sa Shorts. Mostly nagsasayaw sila at saka comedy. Yan, comedy ang mostly na nakikita ko sa mga foreigners, sa mga YouTubers na hindi na sila masyado nagpo-focus sa content nila. So may ganun naman. So kasi kung million views na talaga sila, yung per shorts nila, million views na sila kasi sikat na sila. So kumikita din sila doon. Kasi kung titingnan mo ang 1 million views na content. Ayan, sasabihin ko pala yan mamaya. Ayun. unang-unang kong i-share ay kumikita ba sa YouTube Shorts? So, straight to the point tayo. Kumikita po sa YouTube Shorts. As per experience ulit, nung nakaka-gain ako ng mga 1,000 views pataas, ang kita ko sa 1,000 views ay piso or less than piso. So, tingnan nyo yung ratio niya. So, kapag yung isa kong shorts, kumita ng halimbawa, ma-view siya ng mga 3,000. So, may 3 pesos ako doon. Maliit lang ang kita sa shorts. Pero, tingnan natin yung mga benefits nito. So, pangalawa, kapag meron kang YouTube shorts, maganda siyang ipursige. Kasi, kapag meron kang more than 1,000, 2,000 views, 3,000 sa shorts mo, and more, mas maraming nakakakita nito. Mas malawak yung audience nito. Kasi, auto
auto, tawag doon, sa auto feed siya. Halimbawa, may may isang individual na nanonood ng shorts, nag-auto feed siya randomly sa feed ng isang tao. So may chance na makita yung shorts mo, and buong mundo ito. So yon. So and by chance may mga tao na marireach na gusto yung mga ganong klase ng content mo. So yon, magkakaroon ka ngayon ng subscriber kahit walang ads yung YouTube Shorts. So ganun siya. So pangalawang benefit nun ay makakakuha ka ng mga subscribers all over the world, at nagpapadami siya ng subscribers araw-araw kung araw-araw kang nag-a-upload ng videos mo. So pangatlo, 15 seconds lang ito. 15 seconds lang siya, hindi siya ganun ka trabaho, kasi hindi katulad ng videos talaga na 8 minute videos pataas. Ang kagandahan ng pag-YouTube Shorts ay pwede mo siyang lapatan ng background music ng kahit ano, at yung 15 seconds hindi siya naka-copyright ng may-ari. Depende as in depende, pero bihira na hindi siya naka-copyright ng may-ari. Basta doon ka kukuha sa ng ad sound sa mismong, halimbawa nag-create short ka doon sa YouTube, doon ka din kukuha ng background music, at hindi siya naka-copyright. So yon. Pang-apat, kapag nag-YouTube shorts ka, malalaman, pag nag-YouTube shorts ka, random videos pwede mong gawin. So katulad ako, ang mostly ko lang, dahil sa busy ako at hindi ako masyado magaling gumawa ng content, nagvi-video lang ako ng umaandar na sa sasakyan ako, tapos binivideohan ko lang yung community, or binivideohan ko yung traffic, ganun lang yung ginagawa ko. And nakaka-gain siya ng mga viewers, at may mga viewers na gusto din yung ganung content. So yun, tapos lalagyan mo lang lagi siya, yun yung ano, hindi mo na siya kailangan masyadong trabahuhin. Tapos pang lima, lalagyan mo lang lagi ng hashtag na Philippines. Kung halimbawa kung nasa lugar ka, kung nasa Switzerland ka, yun, hanapin mo lang lagi yung Philippines, para yung mga manonood ng videos mo, hindi naman sila lost na saan kayang lugar to, ganyan. Saan kayang ano to. So yung iniisip nila tungkol sa creator na to, kung saan niya kinukuha yung mga content niya, o kaya halimbawa katulad ako, puro daanan lang, saan lugar yon. So bibigyan mo siya ng hashtag lagi, at saka hashtag ng YouTube channel mo. So yon. Enjoy mo yung paggawa na lang ng content, kasi kung hindi naman tayo magiging YouTuber talaga na successful, na ito yung stream of income natin, why not kahit sa papiso-piso araw-araw, or ano, 15 pesos maximum nakakumikita ako sa YouTube Shorts ng 15 pesos sa isang, malaki na yung 20 pesos sa isang araw, pero mostly mga 5 pesos hanggang 8 pesos yung kita ko sa araw-araw. Pero why not, i-times mo yan sa 365 days sa isang taon, o diba, malaking bagay na rin yon. So thank you for tuning in sa aking YouTube channel, sana'y makatulong ito sa inyo, at tara na, gumawa na tayo ng shorts sa araw-araw. Thank you, bye! Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Kulat Side Trip. Bye-bye.